Sige. Simulan na natin dito sa ABS-CBN, ha? Walang katapusang pagpapakalat nitong ABS-CBN. Hindi ko alam kung ano ba talagang nasa isip nitong ABS-CBN, ano? Ngayon, kung ano-ano propaganda ang kanilang pinalalabas, siyempre meron silang we appeal as one. Ang gagaya, hindi pa marunan ng originality. Talagang, excuse me, ang we win as one para sa gobyerno. Tsaka yung we heal as one sa gobyerno rin niya. Ha, umayos kayo. Mag-iisip na lang kayo ng PR ninyo. Eh, sabit-sabit pa. Hindi pa kayo gumawa na sa sarili ninyo. Ba't ko masasabi nagpapakalat pa rin sila? Ito kasi, di ba? Itong mga araw na ito, kita naman natin may mga kumakalat. May ibang mga nananakot sa mga congressman. May mga propagandang pinapalabas ang mga iba. O, isa nga dito, di ba? Sinabi nitong si pangalan nitong hinayupak na mukhang ano na to, mukhang lakos na congressman na ito. Ayun, si Lagman. Sa kanyang scorecard daw, it's 8-0 sweep in favor of ABS-CBN franchise. Ah, keso may ganun-ganun pa siyang eksena. Sabi ko, ganyan din ang sinabi nila noon sa Ocho Derecho. Sa Ocho Derecho, sabi nila may mananalo. Ayun, lahat sila swak sa inodoro. Nako, nako, nako. Kayong mga congressman, huwag kayong magpapatakot dyan sa mga yan, ha? Tandaan ninyo, mahigit 83% kami. Romana Quirit, salamat sa $10. Hello, watching from New York while eating my lunch. Paano na yung Makati Business Club, big backer ng ABS-CBN? Natural, sino-sino pa ba magkakampihan? Di ang mga mayayaman. Oh, di ba? Sabi nitong isa, dapat, tama, we scam as one, ABS-CBN. Gusto ko yan, magbagawa nga ako ng ano niyan, ha? Meme niyan, ha? Wait lang, screen cap kita. Gagawa ako ng meme niyan, ha? Kunin ko sa'yo, ha? We scam as one, ABS-CBN. Ha? Nako, 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 grabe. Oh, eto nga si Ocho Derecho, kesyo may pa 8080 pa siyang nalalaman. Nakala mo naman? Talaga? Sige lang, ha? Kasi ngayon, ang talagang kumakalat, ha? Ang kumakalat na balita, talagang marami ang nadismaya sa ABS-CBN ng mga congressman. At dahil dyan, sunod-sunod ang propaganda ngayon ng ABS-CBN. Nag-warning pa nga si Speaker, kaya tanong na huwag tayo maniniwala sa mga fake news, sa pananakot. So may pananakot pa daw ng simbahan. Huwag tayo maniniwala sa mga ganyan. Eh, alam naman natin na ang pinalalabas dito. Ito, haka-haka lang ito, ha? Baka naman sabihin ninyo. May mga nagpapalabas kasi dyan na keso tinatakot pa daw ng isang simbahang, alam nyo na ho yung simbahan na yun, na pag yun ay nag-command, command vote talaga. Keso tinatakot daw yung mga congressman na keso pag di sila nag-no, yari sila. Ah, kasi pinalalabas ng iba. Ito, kwento-kwento lang to, ha. Pero sabi nga ni Speaker, huwag kayo magpapaniwala sa kwento-kwento. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga fake news. Alam nyo naman kung sino magaling magpalabas ng fake news. Alam nyo ba kung sino magaling na magpalabas ng fake news? Ha, yan ang naunang-unang sila nag-imbento ng fake news. Alam nyo kung sino? Mga NPA. Mga CPP, NPA, NDF. Yan ho ang mga mahiling magpalabas ng fake news. Mula pa lang ng panahon ni Marcos, sila na ho ang magaling sa propaganda. Sila na ho talaga yung magpapakalat. Mahilig ho sila sa ganyan, sa kasinungalingan. Kaya ako, naniniwala ako ngayon, yung mga fake news na lumalabas, sila ho ang isa sa mga promotor niyan. Tapos, siyempre, yung mga dilawan, yung mga liberal, sasakyan ho nila yan. Kasi sa kanila ko, anong beneficial, sasakyan namin. Pero yung mga CPP, NPA, NDF, yan ho ang madalas magpakalat ng fake news. Paano ko nasabi? Sila ho ang laging sumisira sa imahe ng mga militar, ng mga AFP, ng mga kapulisan natin. Sila ho talaga yung naninira. Keso pinalalabas lagi, berdugo, berdugo, berdugo. Paulit-ulit na yan.
yung tuta ng Amerikano, tuta ng China. Panahon pa lang ni Marcos may tuta na, hanggang ngayon tuta pa rin. Ano to, hindi lumalaki? Sila ho talaga yan. Kaya naniniwala ako yung mga ganyang pagpapakalat. Siyempre, kung ano yung magiging beneficial sa kanila, yun ang sasakyan nila. Tingnan mo ha, mga hinayupak na yan ha. Dati, di ba sabi nga nila Jornali, dati kakampi. Kakampi nila yung mga makakaliwang grupo na kikipaglaban para sa kanilang mga manggagawa. O, di ba? Tapos biglang iniwan sila sa ere. Bakit? Anyari? Nagkabayaran ba? O dahil iba na kwento ngayon, kailangan ninyong labanan si Duterte. So ginagamit nyo itong sitwasyon ng ABS-CBN. Sa tingin ko sila ho, yung mga may pakananyang press freedom na yan eh. Kasi anong laging banat nila? Press freedom, kaya binabanatan tong ABS-CBN dahil martial law, dahil diktador ang gobyerno ni Duterte. Sino yung ganyan? Hindi naman yung mga hindi naman yung mga artista ng ABS-CBN, ng mga kapamilya. Sinasakyan na lang nila. Eh sakayan lang sila eh. Ganyan no, mga traidor yung mga hinayupak na komunista na yan. Dati bakalaban ng mga Aquino. Ngayon dahil gusto nilang laba, kasi ang kanila, ang purpose lang naman talaga ng mga komunista na ito ha. Ang purpose naman lang nila ay pabagsakin ng gobyerno. Wala na silang ibang purpose kung hindi yan. So sino nakaupo, pababagsakin natin. Yan na ang panawagan nila sa buhay. Diba? Yan naman talaga totoo. Kaya sabi ko sa inyo ha, kayong mga komunista, bumubongga na kayo sa akin. Alatang alata yung galawan ninyo, ginagamit nitong ABS-CBN na ito para sa sarili nyong kapakanan. Kaya ako, naniniwala ako, ha? Naniniwala ako. Uy, salamat naman, Athena! $50! Palakpaka, no? Ma'am, salamat, Madam Athena, dahil sa maganyang ginaganahan tayo. Ha? Ginaganahan tayo dahil dyan, ma'am, pasasayawin natin si Banat Boy dahil kayo po ay babae. Baka mainis po kayo kung i-play ko dito si Ibana. Kaya si Banat Boy na lang po. Oh, ha? Oh. Sige! Sige! Ulan Dimo! Oh, salamat po ah. Oh, baka yung sumulat na naman sa akin, sasabihin na naman yan na wala na naman ako sa purpose ko. Ha? Nasa purpose pa din ako. Ito na nga, sinasabi ko nga sa inyo, sa tingin ko talaga itong mga pakuno na ito, sa totoo lang, feeling ko lang ha, feeling ko, opinion ko to, magalit na kayo kung ayaw ninyo, pero opinion ko, galing lahat ng mga fake news na ito sa mga makakaliwang grupo. Talaga yung gusto nilang guluhin yung bayan eh. Wala na silang ibang purpose eh. Hindi naman sila ito mga nakaraang araw, yung purpose nila nakikipaglaban sa mga manggagawa, sa mga ulul. Bakit? Bakit yung iniwan sila journal kung talaga pinaglalaban ninyo? It's either nabayaran kayo o talagang nanggugulo lang kayo. Basta yung against sa gobyerno, kaya kagamitin ninyo. Mga siraulo ninyo. Sa totoo lang talaga, kayong mga makakaliwang grupo, kayo ang salot sa bayan natin. Dahil sa mga ano nyo, sa tingin ko, kaya nga sa tingin ko lang talaga eh, meron ng mga kasama dyan sa loob ng ABS-CBN yung mga makakaliwa eh. Hindi ko maintindihan eh. Paulit-ulit na nga sinabi doon sa hearing, inami na nga ng amo ninyo na 2,061 lang ang empleyado ninyong regular. Sasabihin mo pa, Sir Julius Babaw, na 11,000? Ito sinabi ni Julius Babaw, babasahin ko sa inyo ha, hindi ko na na-post eh. Inuulit ko, mga nag-aasam at nangangarap na mawalan ng trabaho ang 11,000 na manggagawa ngayong panahon ng pandemya, mga kampo ng kadiliman. Excuse me ho, yung mismo ngang amo ninyo, tinanggap na ang regular lang is 2,061. Manood nga kayo, ano ba kayo, bulag, bingi, anga? Manood nga kayo nung hearing, i-rewind nyo uli. Inamin na nga 2,061 lang ang regular employee ninyo. So you cannot call the 11,000 the rest na employee ninyo. Kasi meron niyang non-employee contract, di ba?
At saka third party, hinahire nyo silang contractual, hindi tawag doon employee. Ano ka anga-anga? Oh. Sa akin lang talaga, sa tingin ko talaga, mga makakaliwang grupo ito. Bakit? Isa pa ha, tingnan mo. Ito, papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Hindi nyo ba napansin yung mga lumalabas, yung mga video, yung video ni ano ni John Lloyd, yung sisimula? Ha? Yung mga sinasabi niya? Halatang-halatang makakaliwang grupo eh. Yung mga yung script nila? Style na style eh. O sino pa? Yung si si Ding Dong Dantes? Style na mga niya, mga ganyang script eh. O, tingnan nyo ito ha, tingnan nyo. May papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. O mga ganyan, o. Ito pa, mga propaganda. O, I'm not one of 11,000 employees. Ang tigas ng ulo nyo. 11,000? But I am a Filipino. I support them in their mission to be the service of Filipino, especially in time of pandemic. Hoy, magdadalawang buwan na wala ang ABS-CBN. May nangyari ba? Humangit ba ang bansa natin? I'm one with them in calling our Congress. Ayan, oh, may mga ganyan. Ha? Tingnan mo. Oh, isa pa, oh, pakita natin. Ayan, oh, may mga 300 na organisasyon sa loob at labas ng buong bansa ang naghahayang ng suporta daw sa ABS-CBN. Sa loob-loob ko, ano itong 300? Ito ba eh, yung mga grupo-grupo ng mga makakaliwa? Yung totoo lang ha, alam nyo kung bakit? Ako po mismo, nakita ko yan, naano ako eh. Mismo sa aking pagsama-sama kay Mok ha. Nakita ko lahat ng mga organisasyon ng mga makakaliwang grupo. Nakita ko kung sino-sino sila. Ang dami ho! Talagang organisado. Kaya nga meron silang ano eh, meron silang CPP, NPA, NDF. 'Di ba? Kasi oh, ano 'yun, National Democratic Fraud Front nila, mga grupo nila. Marami ho silang sangay-sangay. Hundreds of group. Anong ginagawa nila? Nagfo-form sila ng group within the group. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, mga jeepney driver, may mga grupo na yan eh. May mga legit group na talagang concern eh, mga jeepney driver. Ang gagawin nito mga makakaliwang grupo, itong mga CPP, NPA, gagawa sila ng grupo na meron doon. Tapos, kakasama nila yon para meron din sila doon boses. Tapos, i-influensya nila yung mga tao doon. Kaya ako, naniniwala ako maging doon sa mga environmental group, eh merong mga makakaliwa dyan. Maging yung sa mga, sigurado ako, yung mga vegan-vegan na yan, yung mga animal group na yan, animal rights. Musta ko sa inyo, meron dyan mga makakaliwang grupo din. Na-infiltrate na nila yan. Kaya naniniwala ako, talagang doon mismo, sa kanilang mga membro, eh talagang, nakaw, sa tingin ko sugo nila. Etong ABS-CBN na ito, sa tingin ko lang ha. Sa tingin ko lang, baka pati yung mga union diyan kasama na nitong mga makakaliwang grupo. Oh, ito pa. Oh, pati tong Philippine ay wag na nga yan. Philippine Association of the Record Industry, itong pare. Hindi ho ito mga ano ha, hindi ho ito mga priest. Ito ay Philippine Association of the Record Industry kasi nagpapakita din daw ng suporta. Eh sabi ko, natural. Yung mga artist, mawawala ng kita, mawawala ng trabaho, eh sasabit kayo, pakpati kayo, malulugi kayo. O diba? Natural lang naman yan. Hiroyuki Sato, salamat sa 3,000 yen, Sir Banat Bay, ang drama nyo, ABS-CBN. Ah, akala ko ako ang sinasabihan mo madrama. Ang drama nyo, ABS-CBN! Mas okay dito! Banatan ng God! Shoutout sa sarili ko, Sir Banat! Ayun. Hello po, Hiroyuki Sato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Yamete kudasai. Ha, okay. Oh, ito pa. Oh, ito. Tingnan mo mga kolokoy, ha.
meron pa silang ibalik ang ABS-CBN na Twitter. Tapos alam nyo ba, kinalat nila ang tawag dito, ang email ng mga congressman. Actually, kung maaalala nyo, diniscuss natin ito nung mga, I think it was last month. Meron talagang organized na nag-i-email, nag-i-spam mail sa mga tao at sinasabi, oh ito, isulat nyo ito sa mga congressman. Tapos lahat ng email na andun. Organisado sila. Alam nyo yung mga ganyang style, alam na kagad natin eh. It's either may mga PR firm na humahawak kasi alam yung mga ano eh, mga email ng mga tao. Hindi lang email ng mga congressman ang alam nila, pati yung mga email ng mga negosyante, alam nila, meron silang list of emails. It's either PR yan o talagang mga makakaliwayan. D-Womp, Banat, Maki Reyes, bago mong fan from Los Angeles. Hello po sir, thank you very much ha. Wait lang ha. Sandali lang. Commercial po muna tayo ha. Commercial lang ha. Papasayawin na muna natin si Ivana. Gijinom lang muna ako. Salamat Paul R sa $10. Salamat po sir. Commercial muna. Ivana, sayaw na. Adel Edward Al, salamat sa 2.29. Paano di gagaling sa drama? Imis kong head gagaling. Madam Lipstick Official, salamat. Out na ako, idol. Baka makalimutan ko content kung may mga lipstick. Hindi ko maintindihan yun. Basta binanggit lang kita para ma-promote, ha? Matagal nang sinasabi ng DOTR na walang biyahe, Martin. Ginawa ng ABS-CBN, hindi binroad ka sa news nila. Tapos umagang-umaga na sa MRT yung mga reporter. Nako! Oy, actually mga 2 or 3 days before sinabi na ng DOTR yan. Correct ka dyan. Sinabi na ng DOTR wala mo ng biyahe MRT kasi meron nagpositibo sa kanila. Eh wala naman pong ano, wala man lang nag-a-announce sa iba. Buti pa sa totoo lang ha, buti pa ang GMA, buti pa ang News 5, at syempre yung mga UNTV, RJTV. Okay? Eh buti pa nag-a-announce. Ang ABS-CBN, lantara, no? Sabi ko nga, iba na yung pinasok ng ABS-CBN. Mukhang nandyan na talaga sila para, ano eh, kumontra sa gobyerno. Meron tanong dito si Juni. Tingin niyo po ba, Kuya Bay, pina-fan ng ABS ang NPA? Nako. Ito na lang masasabi ko sa'yo. Sabi nga, di ba to, yung mga drug lords fina-fan, baka fina-fan yung terrorist as protector and mga NPA. Sabi ni Bato, may kaugna kaya daw dito sa anti-terrorist bill, malaki ang matetrace pati yung mga drug lords. Kasi sabi, totoo naman eh, diba, kung manunood kayo ng mga makakasaysayan ng mga drugs, eh talagang lahat sila, from politics, from media, from terrorist, talagang ninetwork na nila. So, sa akin, posible yon kasi pinoproteksyonan ng mga NPA itong mga drug lords. Posible. Okay? So, yung tanong mo kung posible bang fina-fund ng ABS-CBN ng mga NPA, alam mo na sagot ko. Just read between the lines. Baka mga ano pa ako dyan, napahama.